Hello everyone, this is JV back again and welcome back to my channel. In this vlog, we are going to have another episode of What's Your Medical School? In this episode, we are going to have one of the members of Team Payamed and also a member of the Med Vloggers of the Philippines, Kenneth Lobo, to talk about FEU and RMF. Hi, Kenny! Hi, JV! Okay, so before we start, can you introduce yourself first? Okay. Hi, everyone. So I am Kenneth Lobo. So I am an incoming second year medical student. Okay, so let's move on. So what's your medical school question? So first question, what is your medical school? Okay, so my medical school is Far Eastern University, Nicanor Reyes Medical Foundation, or FEU-NRF. Ayan, very uso talaga dito sa Pilipinas yung pahabaan ng name when it comes to medical schools, no? Yeah, exactly. Marami akong alam na schools na talagang pahabaan talaga yung parang labanan nila. Totoo. Okay, so eto, where is FEU located naman? Okay, so yung specific address niya would be West Fairview Regalado and located Nova Liches, Quezon City. So, it is still part of Quezon City pa rin naman. Yun nga lang, sobrang layo yung part ng Quezon City. Okay, so may mga landmarks ba na pwedeng, parang tignan yung mga pupunta dyan, ganyan, or bibisita? Okay, so yung typical landmark na alam namin is yung Fairview Center Mall. Kasi usually, mga pupunta sa FEU, through commute lang naman sila. And after that, pwede sila mag-tricycle na and then mabilis na lang na sa FEU-NRMF na sila. Okay, so eto, when does the application usually start and when does it end? Okay, so it would typically start December and then yung usual na end ng process would be January and then February yung pinaka-late na pagpasa ng applications. Okay, so like kailangan i-take note ng mga gusto mag-apply, no? Kasi very short time span lang yung application. Yes, pero may mga times naman na nagkakaroon ng mga additional batches, kaya medyo may mga iba pang application na biglang, for example, biglang magkakaroon ng application sa July for yung mga gusto pang mag-apply. Okay. So, ito naman. Doon naman tayo sa mga requirements. Okay. So, may cut-off score ba and mat cut-off score ba ang FEU and RMF? Okay. So, ngayon, yung pinaka-alam ko lang would be 45%. So, di ko lang alam kung nagbago siya, pero yun yung pinaka-latest for me. Okay. So, aside from the NMAT and yung mga usual TOR, ganyan, may special requirement ba ang FEU and RMF para sa mga nag-a-apply Okay, so for me, yung special lang na naiba would be yung personal explanation or personal essay. Kung for example, nag-gap year ka, and then you need to explain kung bakit ka nag-gap year, ano yung naging reason mo. So yun, so far yun lang naman yung naiba. So pag hindi ka naman nag-gap year, wala namang special? Yeah, wala naman. Same pa rin. Okay, so is an interview part of the application process? Yes, may interview sa application. Okay, so can you tell us naman your personal experience sa interview mo sa FEU? Okay, so ang masishare ko would be yung mga typical questions na natanong sa akin and siguro yung mga pwede mong i-prepare habang, for example, na-approve ka pa lang and then set ka na for an interview. So usual questions would be your personal background mo and then you're going to be asked kung bakit FEU na pili mo aside from other med schools. So parang yun lang naman yung parang tumatak sa akin na questions. Okay, so at least nagbigay ka rin ng medyo tip kung paano nila ma-ace yung interview nila. Yes. So, yan, very helpful mo naman. Okay, so eto, let's talk about mula naman, like money, ganyan. How much is the tuition fee range sa FEU? Okay, so for first years, ang typical range would be from 130,000 hanggang 140,000. So, pagka succeeding years na, it would vary na siya. Pero for first years, yun lang muna yung dapat yung problema. Okay, so it's important to note though, Kenny, by the way, na yung sinabi mong value is per semester siya, di ba? Yes, it's per semester. Okay, so around 300,000 per year. Yeah, approximately. Approximate. Okay, may mga scholarships ba na available para sa mga gustong mag-apply? Okay, so
As far as I know, yes, may scholarship. So it's an academic scholarship. So for incoming first years, you need to declare if you're a Latin honor. Tapos may mga specific na decrease na sa tuition niyo. And then kapag after a semester naman, for example, you reach a GUA of 1 to 1.25, meron kang full scholarship. And then if you reach 1.50 to 1.75, you will have partial scholarship. Okay. So as far as I know, yun siya. So marami pa lang possible ways para magkaroon ng scholarship sa FEU, okay? So, yes. Let's talk about the program itself. How long mm-hmm. is the program naman? Okay, so yung typical would be 4 years, and then if you're going to include the postgraduate internship, it would last for 5 years. So eto naman, what do you think is unique sa FEU as a med school? Okay, so ito yung question na talagang nahirapan ako kasi halos same lang naman din yung naging yung mga pinapakita ng FEU with other med schools. Pero ang naging unique talaga would be yung nameplate namin per year. Kasi for example, for first year, we'd have yung green nameplate, and then second year, red nameplate, tapos may iba-ibang colors na siya for third and fourth year. So parang yun lang naisip ko na unique sa school na. So iba-iba yung alam nila yung year mo kapag nakita nila yung nameplate mo. Exactly. So parang for example, second year ka gusto mong irampa yung nameplate mo, pwede. So kung gusto mo lang ipagyabang, 'di ba? Oo, ganoon. So parang earned talaga yung nameplates ninyo. Yeah. So parang dahil yung parang pinaghirapan mo, napapakita mo dun sa nameplate mo. Second year na ako, guys. Parang ganon. Yeah, that is very unique nga sa FEU. Parang ngayon pa lang ako nakarinig ng ganyan. Okay. So next naman, let's talk about the demographics. Ilan yung number of students per batch? So sa batch namin, sa pagkakaalala ko, we have 7 sections. And then per section, we have approximately mga nasa 100 plus na students. So ang dami for the first semester. Yeah, madami talaga. Grabe. So ang dami pala talaga. Okay, so actually kapag gusto mong marami talagang ma-meet, FEU ka na kasi ang laki nga pala ng school din. Yes. Oo. So eto naman, do you guys accept or meron ba kayong international students? Well, sa batch namin, parang wala naman ako nakikitang mga international students pa. Pero I think naman, pumapayag naman yung FEU. You just need to pass additional requirements. Pero yun, di ako familiar doon. Okay. So ito naman, para sa mga pre-med na hindi maiwan-iwan ang extracurricular activities, may mga opportunities pa ba sila sa FEU para magkaroon ng mga extracurricular activities in med? Yes, marami naman sa FEU. Like for example, kung may talent kayo in singing, dancing, meron namang mga orgs for you. And then if you're willing to serve your student and also of course your school, may student council naman na pwede kang tumakbo and mag-apply. Okay. So ito naman, practical naman tayo na pag-uusapan. May mga residences ba or student housing na available close or around sa school? Yes, meron namang mga walking distance naman, and may iba naman na kailangan pong mag-tricycle, pero malapit pa rin sa school, like dormitories and condos. Okay, so aside from like yung housing, can you talk about kung ano yung mga pinakamalalapit na establishments where people or med students can hang out after classes, ganyan? Okay, so itong question na to, siguro ano ko na sa personal ano ko. Yes. May mga coffee shop talaga guys na malapit, pero I will not guarantee na may pwesto kayo to study kasi marami talagang tao, and syempre malapit lang yung hospital sa school, so marami kang makakasabay. Pero we have Starbucks, we have Bose Coffee. So if yung pan ka ng mga coffee shop na yon, meron na, and very walking distance lang siya. Okay, so where do students usually eat naman? Saan kumakain ang mga tamaraws? Ganyan. Okay. So, yung mga students, for example, kasi yung shifting, share ko lang, may shifting exam kami, and that would be taken during lunchtime. So, ang plano namin is mag-take kami ng lunch namin kapag, for example, sketchy ng mag-lunch sa labas.
sa loob na lang kami ng ano ng building, mas malapit na para itatakbo na lang namin kung almost time na for the exam. Mm-hmm. For FEU students, marami tayong choices. For example, if you want to eat outside, may mga fast food restaurants naman like Jollibee, Greenwich, McDo, and then may mga karinderya rin, very student-friendly yung mga prices. It would start from 50 pesos, yung pinaka-lowest price niya. So, kung gusto mong makatipid, kasi sa loob ng campus, it would really be expensive. Kasi it would range from 75 to 120 pesos, mga ganun. Okay. So, ito, isa sa mga malaking factors na kinoconsider ng mga pre-meds natin ay yung performance ng school sa PLE. So, can you talk about yung performance ng FEU sa mga PLEs before? Okay. So, ang share ko na lang siguro is yung pinaka-latest na naging performance ng FEU. So, that would be September 2019. So, I have a script here kasi baka magkamali ako, just to be sure lang naman. So, ang naging percentage ng FEU noong September would be 98.34%, and that yung naging result, kaya naging top 4 ranked school ang FEU among the rest of the medical schools here in the Philippines. And also, nagkaroon din ng top notcher at the same year, and yung FEU, and pang 4 siya. So, kasi isa to sa mga ano factors talaga na marami nagtatanong sa atin, di ba? For sure, may mga nagtatanong din sa'yo na parang, uy, ano yung PLE? Ganyan. Kasi malaki talaga siyang important na kailangan mo malaman sa pre-med. Siyempre, ayaw mo naman na yung school mo, hindi masyadong okay yung performance sa PLE, di ba? Okay, so ito yes, naman. Yes, very crucial talaga. Yes, very crucial. That's the word that I was looking for. Okay, so ito naman. What do you think your med school is looking for in an applicant? Okay, so for me, yung hinahanap ng FEU is yung student na willing talagang mag-work hard. Well, very ano, very cliche yung sasabihin ko. Pero yun talaga, yung student na hindi madaling sumuko, yung parang presented with a lot of challenges, a lot of difficult subjects. Pero yung student na willing to learn, kahit nahihirapan na siya, feeling ko yun yung hinahanap talaga ng FEU. Okay, so ito naman, personal take. Can you briefly describe what the student life is like? Paano ba maging isang tama raw? Okay. So, ayun nga, yung sabi ko nga kanina, we are going to be presented with a lot of challenges. So, ang student life mo, ay gusto ko na maging prangka. It will really be hard. Mahirap talaga yung process na pagdadaanan mo. Pero if you're really willing to be a doctor someday, kailangan mo pagdaanan yun. Well, hindi lang naman sa FEU, maraming medical schools na ganito rin yung process nila. Pero if you really want to be a FEU future doctor, so kailangan mo talagang paghirapan yan. So, para maging successful kang doctor someday. Okay, that's very well said. And feeling ko naman, before you even go to med, marami ka na talagang maririnig na common na mahirap talaga ang med. Pero syempre, hindi tayo sumusuko, di ba? So, eto naman. Exactly. Encourage yung mga people na mag-apply sa inyo, why should pre-med students apply to FEU? Okay, so yung FEU, aside from okay yung performance niya when it comes to sa licensure exam, kasi most of us naman yun yung tinitingnan, kasi sa future tayo nakatingin. So if you're going to look for the faculty-student ratio, okay naman siya, like, hindi kayo makukulangan ng faculty, and a lot of faculty are available for you to pag may gusto kang mga itanong. And at the same time, yung mga facilities ng FEU is latest and bago lahat, updated sila lahat. So, if you don't consider mo yun as factor, syempre. And also, isa sa mga factor na kinonsider ko is malapit ako sa Fairview. Kaya yun talaga yung pinili kong school. So, if yung mga factors na yun, naka-check sa checklist nyo, then maybe FEU is for you guys. Okay, so last question sa ating vlog for today. What is your message naman to aspiring medical students? Okay, so ang message ko sa inyo guys, magpakatatag kayo. Huwag kayong susuko agad. Alam ko na first semester pa lang ng first year nyo, baka may time na pasuko na kayo. Pero always remind yourself why you started. And kailangan huwag niyong kakalimutan na it will really be a hard journey, pero kailangan maghanap kayo ng motivation niyo para makabangon kayo ulit doon sa
nararanasan yung hardships. Okay, thank you Doc Kenny, future Dr. Kenny, sa mga ano na share mo. For sure na marami kang matutulungang med students right now. And ayun, thank you for joining me today and I appreciate it so much. Thank you also, Doc JV. And that's it, you guys. That's the third episode of our new series, What's Your Medical School? And I hope that you guys learned something from Kenneth. I would like to take this opportunity to thank Kenneth and also thank you guys for supporting my vlogs as always. And I'll see you guys again on the next one. Bye, yours!